sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang nagirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadeboto, tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, idulot mong ikaw ay makapiling ng iyong angkan at loobing mong sa pananampalatayang iyong bigay, kami makasalo sa muling pagkabuhay ng iyong anak na pinakamamahal sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagsimula ng araw na iyon ang isang mahigpit na pag-uusig laban sa simbahan sa Jerusalem. At liban sa mga apostol, lahat ng sumasampalataya ay nangalat sa lupain ng Judea at Samaria. Si Esteban na may inilibing ng mga taong may takot sa Diyos, at gayon lamang ang kanilang panangis. Samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ang simbahan. Pinapasok niya ang bahay-bahay at kinakaladkad ang mga sumasampalataya at ibinibilanggo, maging lalaki, maging babae. Nangalat ang mga mananampalataya at saan man sila makarating ay ipinapangaral nila ang salita. Nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginagawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sangkalupaang nilalang,
Galak sa pooy isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Ang lahat sa lupa ikay sinasamba, awit ng papuri iyong kinakanta. Ang iyong pangalay pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan, ang kahanga-hangang ginawa sa tanan. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Naging toyong lupa kahit iyong tubig, at ang mga nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo nagalak ng labis, siya'y nagaharing, may lakas ang bisig. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Magsitayo na po ang lahat. Mabubuhay na totoo ang lahat ng mga tao na nananalig kay Kristo. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkain nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom. At ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako. Gayunmay, hindi kayo nanalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama. At hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit. Hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban. Huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon. Ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin
ang ating Diyos na muling nabuhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, marami po ang uri at mukha ng pagkagutom at pagkauhaw. Mayroong literal na gutom at uhaw dahil kulang sa pagkain at tubig. Mayroon namang ibang klaseng pagkagutom, ang pagkagutom sa kalinga at atensyon. Ang iba, may pagkauhaw dahil kulang sa pangangalaga at pagmamahal. Nakakalungkot isipin na marami sa atin ang gumagamit ng limpak-limpak na salapi, matugunan lamang ang ilang pagkauhaw at pagkagutom na ito. Gagastos at gagastos dahil uhaw sa kagandahan, gutom sa karangalan, uhaw sa karangyaan, gutom sa papuri ng ibang tao, uhaw sa napakaraming makamundo at material na bagay. Hindi rin naman po lingid sa ating kaalaman na marami rin tayong mga kapatid at maging dito sa Pilipinas at maging sa buong mundo ang namamatay dahil sa kakulangan ng tamang pagkain at malinis na tubig, samantalang napakaraming tao ang nagpapakasasa dahil labis-labis ang kanilang mga pagkain at tubig. Marami nga sa atin nagsasayang dahil labis-labis ang mayroon tayo. Subalit alam po ninyo, may mas nakalulungkot. Marami sa atin binabaliwala at hindi binibigyang halaga at pansin ang pagkagutom at pagkauhaw na espiritual. Marami ayaw lumapit sa Diyos. Matigas ang kanilang puso at pag-iisip. Marami nagtatampo sa Diyos dahil akala nila pinabayaan sila. Marami nagtatampo sa Diyos dahil sa isang panalangin hindi dininig agad. Marami galit sa Diyos. Marami nagmamatigas sa Diyos. Kaya nga marami tayong mga kapatid, uhaw na uhaw sa tunay na pag-ibig at pananampalataya. Kaya nga ang magandang katanungan sa araw na ito, mga kapatid at mga kadiboto, ano ang iyong pagkagutom at pagkauhaw? Sa ating ebanghelyo sa araw na ito, patuloy tayong pinapaalalahanan na ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, ay ang tunay na tinapay ng buhay, ang siyang makakapawi ng lahat ng uri ng ating pagkagutom at pagkauhaw. Physical, psychological, spiritual, lahat ng ito kayang tugunan ng ating Panginoon. Huwag tayong matakot lumapit sa Kanya. Siya ay mabuti at maamo. Mababa ang kalooban at punong-puno ng pagpapatawad. Alam po ninyo, nakakasiguro ako na kapag tayo ay lalapit sa Kanya at magpapakumbaba, hindi niya tayo pagsasarahan
ng kanyang pintuan. Sapagkat ang awa ng Diyos kailanman hindi natatapos at hindi nauubos. Kaya nga maganda ang pagpapaalala sa atin ng ating ebanghelyo dahil patuloy rin tayong inaanyayahan tungo sa mas malalim pang pananampalataya sa ating Panginoon. Na kung tayo ay may pananampalataya, hinihikayat tayo na mas kilalanin ng mas malalim pa ang ating Panginoon. Dahil kung makikilala natin ang ating Panginoon, makikilala natin siya bilang tunay na tinapay ng ating buhay. At kung magkakaroon tayo ng ugnayan at relasyon sa Panginoon, tunay ang sinasabi sa Ebanghelyo, kailanman hindi tayo magugutom, kailanman hindi tayo mauuhaw, sapagkat ang pagpapala at biyaya ng Diyos sapat, siksikliglig at umaapaw pa. At kapag ginawa natin ito, makikilala rin natin hindi lamang ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, kundi ang kalooban ng ating Diyos Ama na siyang tinutupad ng ating Panginoong Hesukristo. At balang araw, makakamtan din natin ang buhay na walang hanggan sa katapusan ng ating buhay sa mundo kung mananatili tayong tapat sa pag-ibig, pag-asa at pananampalataya. Kaya nga po ating masasabi na ang pananampalataya sa Kanya ay isang paghahangad na mabusog niya ang ating pagkagutom at pagkauhaw sa buhay. Ito rin ay makikita natin sa bawat pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya na kung saan tayo ay binubusog ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita at sa pamamagitan ng Kanyang katawan na ating tinatanggap sa Banal na Komunyon. Ito ang biyaya ng buhay na nais niyang ipagkaloob sa atin. Ngayon, kung tayo'y sumasampalataya na tunay ngang ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, ang tunay na nagbibigay buhay, ang tanong, paano natin ipagpapatuloy ang pagbibigay buhay sa ating kapwa at sa ibang tao? Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa anyo ng tinapay ang ating Panginoon, hinahati, pinagpipiraso at ibinabahagi upang maging pagkain ng lahat. Sa ganitong paraan, tayo ay nabubusog sa ating pangangailangang pisikal at espiritual. Lagi po nating tatandaan na ang Panginoon kailanman hindi magkukulang. Ang Panginoon patuloy tayong bubusugin ng Kanyang kalinga at pagmamahal. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, taglay ang pagtitiwala sa pagiging bukas loob ng Diyos Ama na naghandog sa atin ng Kanyang Anak sa Eukaristiya bilang pagkain para sa ating kaluluwa.
Ilapit natin sa Kanya ang ating mga panalangin. Sa bawat panalangin, ang ating itutugon, Ama, pagpalain mo kami sa Eucharistia. Ama, pagpalain mo kami sa Eucharistia. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magpatotoo kay Jesus na siyang tinapay ng buhay sa mundong nagugutom sa kahulugan. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Eucharistia. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway aktibong makisangkot sa paghahanap ng mga katugunan sa mga pangangailangan at kapakanan ng ating mahirap na kapatid. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Eucharistia. Ang mga nag-akalang hindi nila kailangan ng Diyos sa kanilang buhay, naway maakit na tumanggap ng Eucharistia. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Eucharistia. Ang mga may sakit, naway maranasan ang mapagmahal na presensya ni Kristo sa kanilang pagtanggap ng Eucharistia. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Eucharistia. Ang mga yumaang tumanggap ng tinapay ng buhay, naway magkamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Eucharistia. Ama naming nasa langit, gawin mo kaming tapat na nagpapasalamat para sa handog mong Eucharistia na siyang nagbibigay ng pag-asa at kahulugan sa aming buhay. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo at ang tapis ang alak na ito po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang na may hasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hatin niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat, ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo naming kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista,
San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid kay Kristo at mga kadeboto, tunay nga pong ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, ang tunay na tinapay na nagbibigay buhay. Tanging siya lamang ang makakapawi ng lahat ng ating pagkagutom at ng lahat ng ating pagkauhaw. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. At huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito po ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit tayo sa Kanya at magbalik loob. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon,
Sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Nananahan din ako sa kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa Ama'y nagbigay ng karangalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan. Ang kaibigan mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang higit sa yaring pag-aalay. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin sa araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito.
naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati